Hello mga ka-DIY! May panibagong episode naman tayo ng balloon decoration. Papakita ko sa inyo yung step-by-step na process kung paano ito nagawa. Kaya watch na tong video until the end. Ang balloon decoration na ito ay ginawa ko para sa birthday ng aking ate. Nakabili na yung ate ko ng materials, ako na lang daw bahala magkabit. Ang napili niyang combination ng kulay ay purple, rose gold at pink. Ang una kong nilagay yung foil curtain. Dalawang foil curtain yung kinabit ko dito. Sinimulan ko munang palubohin yung mga balloons para mamaya kabit na lang ako ng kabit dun sa balloon chain. Siya nga pala, may balloon chain na nakakabit dyan. Hindi ko na na-video yung paglagay ng balloon chain kasi nakat pala yung video kaya hindi nakita. Pero merong balloon chain dyan na pahaba hanggang taas. Ganito yung itsura ng balloon chain. May butas ito kung saan pwede nyong ilagay yung mga balloons kaya hindi na kayong mahihirapan pag dikit-dikitin yung mga lobo. Yung mga list nga pala ng materials na ginamit dito at kung saan ko binili, ilalagay ko na lang yung mga link sa description. Tuwing magde-decor ako ng balloons, sinisigurado ko lagi na combination ito ng dark colors at light colors. Sa paglagay naman ng mga balloons, binabalance ko ito dapat hindi laging magkatabi yung light colors tsaka dark colors. Ang ginagawa ko, alternate dapat para mas maganda tingnan. Ang ginawa ko dito, yung nasa ilalim na part na logo, yung malalaking size. Tapos hanggang papuntang taas, papaliit ito ng papaliit. Doon din eh, depende ko na lang yung paghangin dun sa balloon kung lalakihan ko ba or liliitan. Kaya kung mapapansin nyo dito, hanggang papuntang taas, papaliit na ng papaliit yung paghangin ko sa mga balloons para maliit na lang ito pagdating sa tuktok. Ulit-ulitin nyo lang yung process hanggang makarating kayo dun sa dulo ng balloon chain. Narito ang mga types ng balloon na ginamit dito sa decoration. Ang una ay itong combination ng confetti, heart, and star balloon. Rose gold yung ginamit na color. Next, ito namang metallic balloon. Third one, itong ordinary lang na rose gold balloon. At panghuli, itong giant rose gold number balloon. Pagkatapos nating magawa yung unang part, ikakabit na natin itong number balloon. Nag-isip ako kung saan ko ba pwedeng ilagay itong number balloon kasi masyadong malaki. Buti na lang may sobra dito upuan sa bahay nila ate kaya dito ko na lang nilagay. Para sa gilid na part na lang ilalagay itong number balloon. Nilagyan ko lang ng tape itong number balloon para dumikit ito sa upuan. Pagkatapos nito, yung mga sobrang balloon na hindi nakabit kanina sa balloon chain, nilagay ko na lang pang decor ito dito sa may number balloon. Para matakpan natin na nakalagay ito sa upuan. Nilagyan ko lang ito ng mga balloons para matakpan yung pinaglagyan kong upuan. Gumamit din ako ng balloon glue dots para secure talaga yung pagkakadikit-dikit ng mga balloons. Ganito yung itsura ng balloon glue dots. Itong balloon glue dots yung nagsisilbing pandikit ng mga balloons. Kasi pag tape lang yung ginamit nyo, hindi didikit yung balloon sa kapwa nito balloons. Kaya mas maganda bumili rin kayo nitong balloon glue dots.
At last, ikakabit nyo na itong happy birthday na banner. At tada! Ito na ang ating finished product ng balloon decoration. Try nyo na rin gawin ito mga ka-DIY. May isa pa akong ginawang DIY dito sa birthday ni ate. Ang naregalo ko sa kanya ay DIY money bouquet. Try nyo na rin tingnan sa aking YouTube channel kung paano ito gawin. Sana may natutunan kayo dito sa another episode ko ng DIY Balloon Decoration. Kaya huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga vlogs ko. Salamat! Kung gusto nyo pa ng another DIY Balloon Decoration, punta lang kayo sa aking channel. I-select nyo ang DIY Vlogs na playlist at makikita nyo yung iba't ibang balloon decoration dito. May balloon decoration para sa baptism, at may balloon decoration para naman sa birthday.